Mga kalingap, lahat tayo ay nangarap ng may magandang bahay. Pero dito sa panibagong na-scout ko, ay lubos akong naawa. Dahil silang magkakapatid ay hindi magkatulog tuwing umuulan. At nakilala ko ang tatlong magkakapatid na si Rachel, Hazel at Shara. Tara po mga kalingap, panoorin po natin ito at huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa iyo, Kuya Vincent Cayada. Sa pagturo mo sa kapwa, hindi ka na magsawa. Walang araw magbubunga rin naman ang iyong pagtulong sa mamamayan. Kasama ka palagi kahit saan ang biyahe, para makatulong sa nangangailangan. Kuya Vincent, marami pong salamat. So ayan mga kalinga pa, isang magandang hapon po sa inyong lahat. At ayan, meron po tayong na-scout po na isang pamilya po na yung ama na lang po ang nagbubuhay sa kanyang limang anak. So ayan po ang kanyang magulang daw po, yung kanyang nanay ay nakuryente po at na yun, namatay daw po. So ayan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Cayada. Please like and share po ng aking mga videos. And don't forget to hit the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga videos. At ayan, kasama po natin si Jasper mga kalingap. Ayan si Jasper. So ayan, ito po yung pinakabahay po nila. Ayan, kung mapapansin po ninyo mga kalingap, may parte pong simentado. At ang kanilang bubong po ay mapapansin po ninyo, puro may mga nakasingit na pong mga plastic sako. At ayan, ang ganda nila sa kapaligiran kasi malinis. Ayan. So ayan po, grabe po mga kalingap yung kanyang bubong. Talagang puro to. May mga satrapal na lang po yan mga kalingap, yung sa tarpaulin. Yun ang kanilang ginamit. Ano, pansin ninyo mga kalingap po. May makikita na kayong mga aninag sa aninag ng araw. So po, ang nagsisilbing takip lang po ay yung sa tarpaulin po Yan, butas na po. Naglaban na po sila dito mga kalingap. So ayan, napasukin po natin ang kanilang bahay. At alamin po natin ang kwento ng kanilang buhay. Yung mga kalingap. Grabe oh. Grabe. Sirang-sira na talaga mga kalingap. Ano? Talagang butas na butas. Trapal na lang. Ito po. Ano? Mahaba naman. Ayan. Ayan po yung anak. So yung kanyang tatay daw po ay wala mga kalingap po. Eh, grabe talagang butas ng mga kalingap. Yung puro mga nakasingit na lang. Ito po kanilang yan, bahay po nila. Ito po. Yan, wala silang cabinet. So ito, ganito na lang po ang kanilang lalagyan. Yan po mga kalingap. Grabe. Lahat talaga po. Panag-ulan na malakas. Talagang basa po di sila dito sa loob. Ano? Po mga kalingap. Grabe. Mga kalingap. Ito po yung kanyang anak. Sino ang panganay sa inyong dalawa? Ako po. Ikaw ang panganay. Meron pang panganay sa inyo? Anong pangalan mo? Hazel Ann po. Ay, ang ganda naman ni Hazel Ann. Ang ganda ng anak ni Ann. Ang pangalan tatay niya pala? Rayson po. Tatay niya, no? Rayson? Rayson. Ah, magandang pangalan, ano? Ikaw, anong pangalan mo, Ben? Charlie po. Charlie? Charlie. Grabe, ang ganda ng mga pangalan, ha? Nag-aaral kayo. Anong trabaho ni Papa niyo? Construction lang po. Ano yun, ng daily na may trabaho siya o bira? Bira lang po. Okay lang ba na na maglabas ito sa YouTube? Opo. Ayan. Ilan pala kayong magkakapatid dito? Lima po. Lima? Ay, apat po kami dito. Nasa Daet pa yung pangalan. Nasa Daet? Saan nag-ano dun? Sa tita po namin. Sa tita nyo? Hindi ibig sabihin ang kasama nyo dito, si papa nyo? Opo. Anong, kamusta naman po kayo dito?
mahirap. Talagang pero okay lang po. Yung grabe, di pa nag-uulan, di basa kay dito. Pag dito lang po, pero pag sa loob naman po, hindi. Sa loob ng kwarto. Pero nagsisilbi nga nyo na lang, yung mga tarpuli na nakasingit, di ba? Di pag malakas ang ulan, di basa pa rin kayo. Ilan taon ka na? 15 po. 15? Ikaw ano? 13. 13? Grabe, mabawata pa. Asa yung ano, yung pang-apat? Ano po? Ngayon yung lalaki. Di, kumbaga, di sa mga gawa na ito, kayo lang gumagawa. Kasi pag wala si papa mo, kayo nag-aasikaso. Opo. Asan pala yung mama mo? Wala na pa si mama. Ay, wala na si mama niyo. Anong nangyari kay mama mo? Na kuryente po yun ay. Na kuryente? Saan na kuryente si mama mo? Diyan po sa may balkon. Anong ginagawa niya? Bakit siya na kuryente? Paano pangyayari? Ano po ng... Nahawakan po niya yung receptacle po ng ilawan. Ano? May alambre. Tapos doon na nagsimula. Wala nakakita nung mangyaring kay mama mo? Meron po kami po nung mga kapatid ko lang. Hindi niyo na bunot yung saksakan? Hindi po. Ano po yun mataas po. Sa mataas po nakalagay. Ay, kinapitan ni mama mo sa taas o sa baba na? Yung ilawan po kasi, nahulog. So, inayos po niya. Tapos bigla pong nahawakan niya yung receptacle na nga po. Nagguros po yung alambre dun sa may receptacle. Ayun po, yung ilaw nagsama po sa dibdib niya. Tapos yun. Ah, dito nagsama sa dibdib niya. Parang nag-magnet po. Nahigop siya nung kasi nung panahon niya ang kuryente ay pahigop ay kaya di siguro nakaalis si mama mo. Opo. Paano dito? Paano kayo dito nabubuhay? Paano yung pang araw-araw? Yung pagpapasok niyo, paano? Ano naman po ng pinagkakasya na lang po yung kinikita ni Papa. Magkano ang kita mo ni Papa mas isang araw? Ano po yun ay linggohan. Linggohan ng sahod? Opo. Napapagkasya man ninyo? Napapagkasya naman po. Ikaw, anong year mo na sa high school? Grade 10. Grade 10, ikaw? Grade 8. Di paano yan po niya, pag may project kayo? Paano yun na po-provide ni Papa mo? Mga ganun. Lalo na ngayon, magki-Christmas. Paano yung mga dadamitin nyo, yung pang-Christmas party? Yung mga po namin dyan, yung mga pinag... Lumaan na. Mga lumaan yung damit. Magpapakilala pala ako, ako si Kuya Vincent nyo. Vincent Calyada. Isang charity vlogger. Kilala nyo sila, Kalinga Prab. Hindi nyo pa nakikilala. Ano bang gusto niyong tulong na may ibigay sa inyo ng Team Kalingap? Yung mapaayos lang po itong bahay. Kasi grabe na. Ako. Kasi isa kayo sa karapat-dapat na tulungan. Kasi nga yung kalagayan ninyo. Tingnan niyo po mga Kalingap, tutuloy po dito. Di may time napupuyat kayo pag ano? Opo, di po magkatol kasi nga po. Pag nag-uulan. Nag-uulan. Paramdaman mo lang po, may nagtutulo na sa may uluhan mo. Ganun. Po. Grabe, Ba't ikaw tahimik? Masaya naman kayo dito. Masaya naman po. Kahit mahirap, masaya. Yan ang pinakamaganda, no? Na kahit tayo naghihirap sa buhay, basta panatili natin na malulusog tayo. Dadasal ba kayo lagi? Opo. Tama yan, huwag kayong makakalimot kay Papa God. Na kahit ganyan, marabi problema ninyo. Wala na kayong mama, tapos si Papa nyo, bihira pa siguro magkaroon ng trabaho. At sabi nga dito na nagkikipag-anuan lang, sideline, kumbaga. Mahirap ang ganun. Kung walang permanenteng trabaho, paano kayo niya mabubuhay? Siyempre, sa pang-araw-araw, sa bigas, sa pang-ulam, napakahirap ng ganun, di ba? Sana po na bahayan kasi nga po ganito lang po yung buhay namin at naghihirap pa po kasi si Papa po na may diferensya po yung mata niya eh. May diferensya si Papa mo sa mata mo? Opo. Mata niya? Ano yun, may katarata na o mahina na yung paningin? Malaki na po yung katarata niya sa mata. Ay di grabe pala na dami. Ano rin po nang parang rugado na siya, di na po siya pwedeng magtrabaho kasi nga po yung katawan po niya parang hindi niya kaya.
Ilan taon na si papa mo? Ano po, 38. 38? Hmm, bata pa si papa mo, no? Hmm. Si mama mo, ilan taon lang yung namatay? Parang po, no, 35. 34 po siya nang napatay. Ngayon yung year pala, 35. Ah, okay. Anong sabi niyo pag natutulog kayo? Ano, yung ano lang po dyan, yung carpet. Carpet lang, di malamig pa rin yung sa likod. Iingatan nyo din yung kalusugan nyo kasi ano yan, pangit yan. Ano, pag mag-apply kayong trabaho, dapat iniingatan ng katawan. Dapat physically fit kayo. Diba? Opo. Ba't natatahimik ka? Ang gagandang bato, grabe. Ano pangalan pala ng atin nyo? Rachel po. Ah, Rachel. Puro may mga arang, ano nga, Rachel, ikaw nga, ano nga? Hazel po. Hazel. Ah, lahat may Zell. Rachel, Hazel. Sharon. Sharel, ay grabe. Yung pangapat? Ian Chris. Ian Chris, ayun na lang, nabago at lalaki. Yung panlima? Catherine po. Ay, Catherine, ah, nabago din ang ano ha. Para magkatunog naman yung dalawang mag, ano, magkasunodan. Grabe yung mga kalingap. Yung kamusta dito nung bagyo? Diba may dumaan bagyo? Kamusta kayo? Lumipat ba kayo ng bahay? Ano po, nag-evacuation po kami sa... Yan, sa may complex? Sa school po. Ah, sa school. Kasi delikado. Puro kawain lang pala yung ano nyo, naging tukod-tukod nyo dito. Kaya nga po. Grabe. Wawang kalagayan dito. Kumain na kayo ng tanghalian? Ay, hindi pa po. Naluto pa lang po ng... Sino naluto pag wala si papa mo? Si Lola po. Si Lola mo. Ay, si Lola mo minsan nag-iintindi sa inyo. Opo. Grabe. Alam, anong oras na uwi si papa nyo? Minsan po inaabot siya ng gabi, tas ano ba, ng maghahating gabi pag na-overtime siya. Mm-hmm. Para lang kumita ng malaki-laki, ano? Sino dito natutulog sa kabila? Ano po, ng sila Lola po. Ah, sila Lola mo natutulog dyan? Tas kayo dito lahat? Opo. Si Papa mo saan natutulog? Dito rin po. Sama-sama kayo dyan, bali anim na kayo dito? Opo. Grabe. Kalinga pa, ano? Sana po matulungan po natin sila Rachel, ay Hazel, Sharel, grabe. Tara dito tayo muna sa ano. Yan po mga kalingap, sana po matulungan po natin ang kanilang kalagayan. Alis nga po, grabe, trapal na lang talaga oh. Mga kalingap, Lola dito ka po at mainit. Ikaw po yung ano, lola nila Rachel, ano po? Kamusta naman po sila dito, ano, Lola? Dito din pala po kayo natutulog. Opo. Oh, oh. Kamusta naman po sila diyan? Kamusta po kayo? Natutulungan. Opo. Minsan walang ano, pag walang trabaho. Paminsan-minsan lang naman magkakatrabaho yung ama niyan. Mm-hmm. Bakit po, Lola, naiiyak ka po dahil dala ng problema po yung sitwasyon ng mga apo mo po? Mm. Ba't bihira po lang po magkatrabaho si tatay? Bihira po yun. Saan po may tumatawag yan? Po may tumatawag lang po. Opo. Sa ngayon po, nagkikipagtrabahoan po si tatay. Naghahanap yun yun. Naghahanap lang siya eh. Naghahanap po yung trabaho. Trabaho. Grabe ano? Sabi ko nga huwag umalis sa magasin. Si ano po, si tatay po, sabi ng mga anak, may problema daw po sa mata. Mm-hmm. Ay, yung katarata po. Katarata. Kawawa naman ano. Grabe na pala nanay, butas ang bahay nyo. Grabe na talaga no, gabi pa ano. Si tatay po, mga gabi pa yung maawi po. May tayo. Nay, anong tanging kahilingan mo nanay? Maayos itong bahay nila. Maayos po itong bahay nila. Kasi nagdadalaga at binata po yung mga anak. Ano po? Opo. Sa kasing bahay na yan, doon yung sasawa ko, pinag-ano ko na sa kanila. Kasi wala po sila. Wala silang matirahat. Opo. Kaya ako nagawa man nung ano, nagawa man ako. Dito ka lula at mainit po. Nagawa ka pong kubo-kubo. Kubo-kubo man. Hindi, naling maayos-ayos pa din. Opo. So, panumbag yun, naglipad pa yung haligya yan. Itong haligya po, naglipad. Itong haligya niya, naglipad. Opo. Kaya nga po. Lola, mayroon pa akong iaabot po sa inyo, ano? Dito ka, ano? Si Rachel, dalawang magkapatid. Halika. Ali, ano? Dito kayong dalawa. Yan, kunin ko lang po sa aking motor, ha?
Ayan, Nay. Tanggapin niyo po ito. Ayan, para sa inyo sa 5 kilong bigas, as grocery. At hindi lang yun, ano ito, para meron kayong budget sa araw-araw niyo, Panginoon. Ayan. Salamat po. Ayan, para sa inyo po yan, kasi deserve po ninyong tulungan, kasi nga po yung kalagayan ninyo. Ang gaganda ng mga po niyo, nanay, oh. Lalo na yung panganay niya. Lalo po yung panganay, si Rachel. Oh, si Rachel May. Rachel May. Grabe, oh. Kayo, ano masasabi mo? Salamat po. Salamat, may dimple pati si ano, Rachel, ay Hazel. Hazel, grabe. Charlie. Nalilito na ako sa inyo kasi ano. Ikaw ano nga ang pangalan? Cheryl K. Yan, Cheryl K. Puro may cell. Yan. Yan, ano, masaya ba kayo sa natanggap ninyo? Masaya naman po. Basta ano lang, ito pa yun ng bilang kuya na mag-aral kayo mabuti kasi yan yung pagkakapitan ninyo. Malang araw kapag nakapagtapos kayo, yan, matutulungan nyo si papa nyo, si lola nyo, pati sarili ninyo. Makakatulong din kayo sa iba, no? Kasi mas maganda yung makapagtapos ng pag-aral. Siguro lahat naman kayo nag-aaral. Tama yan, basta magsumikap. Huwag kayong padadala sa problema, no? Na kahit mahirap ang buhay, basta patuloy lang. Ano, magdasal kapag may problema. Mabilib ako kay papa ninyo kasi talaga nagpupursige na makapag-aral kayo. Kaya pag-aral kayo para makapagtapos, ano? Sana sa sunod kong balik, makausap po si tatay, ano? Tatay nyo. Ray, ano? Ray? Raysan. Ay, grabe. Ang ganda ng mga pangalan. Sino mga nagpangalan sa inyo? Hindi wala mo. Ikaw, saan ka nag-aaral? Sa Gonzales po. Ikaw, doon din. Di pag na-uwian, sabay na kayo mag-uwi. Sinong ka-close mo sa mga kapatid? Lahat naman po. Lahat kay close. Huwag kayo mag-aaway, ano? Magmahalan kayo kasi yan po, yan yung pinakamaganda. Ano, anong wish mo ngayong darating na Pasko? Ano na po, yung buo kami na sala-sala yung ano namin kay kunti yung lang po yung handa. Yun ang pinaka-iling mo? Opo. Ikaw, anong kailangan mo? Yung mag-aayos po ang bahay. Yung tapos? Tapos po magkakasama po kami. Magkakapatid, tapos papa mo. Grabe, oh. Natangos ng ilong ninyo. Sa akin kasi, nadapa ay. Yan, basta pares tayo. Normal lang yan. Basta ano, magpakabait kayo, ano. Salamat sa ano, pagpa-interview sa akin, ano. Sa mga kalingap si Hazel. Hazel, na kwento ni tatay, yung ano yun, lolo? Step, ano po ng step grandfather? Is, di lolo nga, step lolo, ano. Nang nasabi niya na naigib kayo yung tubig. Opo. Malayo yung iniigiban niyo? Malayo po. Ay, wala kayo dito yung sariling gripo? Wala. Kuryente niyo, paano? Ano po nang napukulan po kami yung... Naputulan din. Naputulan din kayo ng kuryente. Dahil hindi nakabayad. Sa hirap talaga ng buhay, no? Sa ano, hindi kasi na... Kumbaga, hindi kaya ma-provide ni papa mo yung ano. Yung gastusin talaga, ano. Hanggang pagkain lang po. Hanggang pagkain lang talaga. Si papa mo, kahit bata pa, meron may iniinda ng sakit. Yung sa mata niya. Oo nga po. Tapos hindi na siya piling mong trabaho daw. Sabi mo? Opo, kasi palala po ng palala eh. Palala ng palala. Tapos parang yung isa pong mata niya, na parang naaapektuhan na din po. Oo, naaapektuhan na din. Ay, grabe ano. Dito. Oh, kamusta man pag ano? Pag ano si papa mo? Wala. Walang trabaho. Ano lang po na? Maano na lang po siya? Mangungutang po. Mangungutang? Okay. Buti naman, binapautang kayo. Nakakabayad man din po. Pag may trabaho po siya. Kung may trabaho. Marami. Kayo, anong ginagawa nyo dito pag ano? Pag wala kayong pasok. Ano lang po ng tulong-tulong sa mga gawain. Tulong-tulong sa gawain. Opo. Sino nalaba dito? Ako po mag-isa. Ay, ikaw lang nalaba. Very good. Ha? Nakaka-proud ka naman. Tapos, yung iba, naguhugas. Kumbaga, may nakakotoka.
May ano man po kami. Schedule. Schedule. Ang ano araw ng labang? Ano po kapag Sabado po, kaya walang pasok. Na talaga lumalaba ka na. Di simula kay Papa mong damit, ikaw na alaba. Opo, lahat po. Ay grabe, nakaka-proud ka naman ni Hazel. Tama yun, tsaka lang talaga sa buhay. Basta mag-aral lang kayo ni ano, kayo magkakapatid ano. Yan na yung kayamanan na ipapamana sa inyo ni Papa mo. Kay Papa mo, okay lang na i-video kayo? Okay lang po. Sige. Si Ate, ano pala, si Rachel, di ba? Rachel. Di ba nasa, nasabi mo nasa bahay ng tito at tita mo? Opo. Sila nagpapaaral doon? Opo, sila na po kasi hindi na po kaya ni Papang i-ano po eh. Mag-provide kumbaga pag lahat kayo yung pinaaral, parang wala nang ano, wala nang matitira sa pangkain nyo. Opo. Parang ano na po lang, yung sapat na lang po. Sapat na lang. Hindi na po kaya. Hindi ang ganitong ano, mas may ano diyan, mahirap dito at kasi walang kuryente kayo. Mainit. Opo, gasera na lang. Gasera na lang yung nagsisilbing ilaw nyo. Tapos yun, grabe, butas-butas oh. Sino gumawa ng bahay ninyo? Nag-ano lang po yan, naghingi lang po ng tulong sa mga kapitbahay. Ay, naghingi lang kayo ng tulong sa kapitbahay niyo para mabuo lang itong bahay niyo. Okay. Buti ang mabait naman ng kapitbahay ninyo. Ano? So yan po mga kalingap si Rachel. No? Yan po ang kanilang ate. Sabi mga kalingap. Ikaw pala nag-alis na ito. Grabe ang sipag mo naman. Ito po mga kalingap siya. Ikaw nagparal lagi niya mga ano na yan. At kagabi siguro malakas ng ulan, di ba? Buti dito. Pa, ampiyas lang. Yan ano. Na ampiyas. Gawa dito. Ay, grabe oh. Mga kalingap. Wala din pala kayo dito ang pintuan. Open lang din. Buti wala nang pumapasok dito sa inyo, no? Pero mag-iingat kayo at mga babae kayo. Ito mga kalingap. Grabe. Hindi umakit ka pa sa taas. Grabe. Doon sa kabila, trapal, no? Dito, nagkakasya kayo dito. Tapos si Papa nyo dito, banda. Dito si Papa nyo. Tapos kayo dito, mga magkakapatid. Grabe. Galing naman. Yung mga kalingap po, grabe. Talagang tuluan po mga kalingap. May sapo. Talagang karapat-dapat po silang tulungan. Eh. Grabe. Yan po. Yan po mga kalingap. Eh. Ay mga kalingap si Rachel. Ha, buti nakabiyahe kayo dito, ano? Ah, tuwing Sabado pumupunta kayo dito. Minsan po bihira. Bihira. Ni, anong masasabi mo dito sa kalagayan nila mama at papa? Ay nila ng mga kapatid mo. Ano po na maamdin po sa akin sa loob ko kasi siyempre nakita ko pong ganito po yung bahay na masyadong hindi komportable. Lalo na sa mga kapatid mo, puro babae, ano? Ilan taon ka na? 16 po. Nag-aaral ka? Okay. Saan ka nag-aaral? Sa RHSTI po. Sa Dait? Opo. Sino nagpapaaral sa iyo? Si tita po. Tita mo. Pero ano, okay lang ba na i-video ka? Opo. Yan. Si Papa mo pala ng ano din, may karamdaman na din ano? Opo. Nasakit din po yung dibdib niya, yung ano niya po, yung tuhod. Yung tuhod niya din po. Kasi grabe din magtrabaho si Papa mo, ayan o. Opo. Anong kahilingan mo ngayong darating na Pasko? Sana po yung bahay po namin maging okay na din po, yung hindi na po naaanan sila na natuturoan kapag natulog. Tapos po naputulan din po kaming kuryente kasi malaki din po yung bayadan. Kaya nga. Si mama mo, nandito ka nung namatay si mama mo? Wala po ako nun. Nasaan ka? Dait po ako nun. Ang nandito lang po is yung pangalawa kong kapatid tapos yung mga sunod na po. Tara, di tayo. Dyan.
Bira ka lang pumunta dito. Opo, kapag ano po, kapag... Diyan ka na lang, ano? Yan. Kapag wala po, pasok na. Kapag walang pasok, nandito kapag ka? Kapag di na po busy sila dito sa trabaho nila. Mm, di pumupunta ka dito para bisitahin mga kapatid mo? Opo. Sumasali ka sa mga pageant? Hindi po. Hindi. Pero may nakita ko dyan, nakarang sumali ka sa pageant. Ano lang po yan, yung mutya ng gabon. Ah, mutya. Kinoan lang po kung ano, representative. Oo, ang ganda-ganda mo naman pati. Mag-aral ka mabuti, ano, para matulungan mo sila papa mo. Si mama pala, nakurenta na, grabe. Di kumbaga, wala nang ibang tutulong sa inyo, kundi yan, sila papa nyo lang, tas sila lula mo, ano. Okay, yung mga kapamilya po ni mam, nasa malayo pa po. Eh. Malayo. Nasa Bisaya pa po. Bisaya pa. Mm. But nakikita ko sa mga mata mo na naiiyak ka. Ano yung nararamdaman mo? Ano? Sige, labas mo. Okay lang. Okay. Nalulungkot lang po kasi ganito yung bahay namin. Yung sa kalagayan ng mga kapatid mo. Siyempre, wala pating mga pinto, ano? Wala po. Sa bintana, wala din harang. Mabuti nga po, walang napasok. Kaya nga, yung inaano ko, sinabi ko sa kanila, buti walang pumapasok. Grabe, oh. Sana po, mga kalingap, matulungan po natin sila. Oh. And, salamat, ano, Rachel. So, dahil na paunlakam ako na ma-interview ka, ano? Kaya mo at ilalapit natin to sa kay Kalinga Prab na matulungan kayo, ano? Ang kailangan mo na mapaayos itong bahay ninyo. Sige, salamat ha. Salamat po. Magpapakilala muna pala ako. Ako si Kuya Vincent Calyada mo, isang charity vlogger mula sa Team Kalinga pa, ano? Yan. Sige, God bless sa'yo. Mag-aaral ka mabuti. Opo. Dahil balang araw kapag nakapagtapos ka, lahat ng pangarap mo sa buhay, matutupad yun. At matutulungan mo yung mga kapatid mo, ano? Opo. Kaya, ano, mag-ingat ka lang palagi, ano? Opo. At tutok lang lagi sa pag-aaral at huwag muna mag-boyfriend. Opo. At, yan, tapos, always magpasalamat kay Papa God, ano? God bless sa'yo, Rachel. Salamat din po.